Yo, what's up sa inyo, mga Lodi Cakes? So, nandito ako ngayon sa my Gab Bikes. Yan. Nandito kami. Nandito tayo. Siya po yung mayari nun. Siya po si Gab. Si Gab, oh. Nandito po tayo sa Anabu, Andy. Malapit dito sa Anabu Hills. Diyan, sa Anabu Hills. So, sa video na to ay magbabike check lang po tayo or titingin muna tayo ng mga bikes. And titingnan natin yung mga prices at kung ano-ano pa mga accessories. Kaya kung bago ka pala sa akin channel, Subscribe ko na sa akin. Ako pala si Jade Cycling. At dito ay gumagawa ko ng mga videos tungkol sa bike. Kaya kung ayan ang ilig nyo, bike! Subscribe ka na! Oh, mag-subscribe na. Let's go! Nandito nga po pala kami sa Gab Bikes. So kung gusto nyo i-follow yung page nila, ang pangalan ay Gab Bikes. Dito lang sa Anabu, Andy. So magsisimula na po tayo. So nandito na po tayo sa loob. So sa labas muna po pala tayo. Nakikita nyo po yung mga bikes dito. At kung makikita nyo, mga budget bikes yung nandito sa labas. So kung gusto nyo tumingin ng mga bikes, eto, papakita ko sa inyo. So ang tatak nga po pala nito is si Asbike. So Aloy po to. Siya po ay Aloy. Aluminum 6061, alam ko po to. Tapos siya po ay naka Shimano na rin po pala na 7 speed. So para sa mga naghahanap diyan ng murang bikes na 7 speed, ito si Asbike. Yan 3x7 at ang presyo nga pala nito is 65. So meron pa sila ditong Kisto. So mas mataas to dito kay Asbike. So at kung makikita nyo, ayun yung kulay niya, kulay blue. Yan. So at kung makikita nyo, is aluminum rim pa pula siya. Aluminum. Tapos ang kinagandahan dito is alloy na po ba yung fork nito? Hindi pa alloy to, pero lockout fork. Yon, hindi pa po siya alloy pero may lockout na. So yun yung kinagandahan dyan. So at ito rin ay, ito ay naka 8 speed na. Yan, at kung makikita nyo, 8 speed. Yan, naka 3x8 speed. Yan. So ang presyo nga pala ni Kisto ay 83. So sa mga naghanap dyan ng budget bikes, meron dito mura-mura Kisto. So ito may kulay rin pala siya. Iba't ibang kulay yan. Isa 27.5 at ito isa 26. So ito yung ano, ito yung mas mataas. Ang pangalan nito is Paxter, kapareho ng ano ko, brand ng bike ko. So ayan po. Kung makikita nyo, naka-alloy na. Alloy, aluminum 6061 na rin po pala ang frame niya. Then at ito po ay naka 8 speed. 8 speed rin siya, made by Paxter. So ito rin po at coil type top. Ang kagandahan sa Boxer 202 is naka quick release na siya. Yon, na quick release. And then Shimano components na rin siya, combo shifter ang tawag sa. Yon, sa mga naghahanap po diyan ng naka Shimano components tapos na quick release, yung para din na kayo mahirapan mag-backlash. Ito, Boxer 202. Yan, nakikita nyo. So ang presyo nga pala niya is 93. Yan, kung makikita. Yan. So ito yung nasa labas. Kung naghanap kayo budget bike, so papasok tayo sa loob. Yan. So simulan natin dito sa mga naghahanap ng Pixie. Pinakamagandang klase, Tsunami. Alam ko to. Ang Tsunami na to is made from aluminum. Tapos siya ay naka-smooth welding na rin pala. So, ang ano niya, ang mga cockpit niya is made from EC90. So, carbon fiber po ba dito? Carbon fiber, no? Oh. EC90 ito. May halong carbon fiber na alloy. So, ano rin? Tapos, itong handlebar niya is made from EC90 na rin pala. So, yan. Kung makikita nyo, pati yung seat post, EC90. Carbon. Opo, carbon. 23,000. Tapos ang size po pala nito is size 54. So naka ano siya, naka strap pedals po siya. Hindi po siya naka ano cleats. Tapos ayan po, makikita nyo, single speed. Tapos ang rim niya is made from H plus sun. So magandang klaseng rim yan. Tapos yung hubs niya is made from Novatec. Yon.
So, ang presyo nga pala nito is... So, ito po si Keys Toilet. Full alloy na po siya. At kung makikita nyo, magandang klase yan. So, naka 11 speed na rin po pala siya, sabi ni ate. At naka hydraulic brakes na rin po pala. At ang size po pala niya is size 29. Yan, kung nakikita nyo. Tsaka, ang maganda dito is naka-tapered headset na rin pala siya. Yan. Yung mataba yun sa pinakababa. So, ang presyo pala nito is 16,500 or 16,500. Yan. Tapos, sumpat tayo. Ito, meron ditong T-Rich Cosmo. Yan, budget rin po pala siya. So, naka Shimano components na rin po pala. Tapos, ang kinaganda dito is naka hydraulic brakes na rin po pala siya. So, siya ay naka 3x8 speed. Yan, kung makikita nyo. So, may ano rin po pala siya. Lockout. Yan. Kung makikita nyo yung design, aluminum po yan ha. Yan. Yan. Sa mga naghahanap dyan ng mura na naka-hydraulic na magandang klase na rin na naka-Shimano components, ito T-Rich Cosmo. Ang presyo po pala is 9.4. Yon. So ito yung ano mga sumisikat na bike ngayon, yung Aerowick Warrior 500. So ito po pala is naka 9 speed na Shimano Altus. Tapos, naka-hydraulic brakes na rin pala siya na Camros. Yun. Aerowick. Napaganda na ito. Lalo na sa design. Dati po kasi meron sila ditong ano, Aerowick na mountain, road bike po, no? Carbon. Yan po, naka 3x9 speed na Shimano Altus. So, ang color po pala niya is matte gray. O, matte black, ganon. So, yan po, Aerowick. Na gano'n lang po, na blurred lang po kanina. Yan, so ang presyo po pala ni Aerowick dito is 15K. Yan, 15K Aerowick, sa mga naghahanap dyan ng Aerowick bikes. So ito naman, Stout Adventure. So bagong labas daw po to. At ito ay 11 speed na po pala. 11 speed sa halagang 15,000. 11 speed. Kung makikita nyo, napakalaki ng plato. Yan o, napakalaki. Tapos naka 1x na rin pala siya. 1x11. So sa mga naghahanap dyan ng 1x11, meron sila dito, napakamura. Stout Adventure sa halagang 15,900. So hydraulic na rin. Hydraulic. Tapos may coil na rin sila. Suspension. Yan. Quick release. Yan, maganda rin pala hubs niya, no? Hulay red. Yan. At meron pa siyang ano, kaparehas. Pero iba naman yung kulay, ayan. Ito, size... Ito po, malaki to. Ito po. Ito po yung size 29 at ito po yung... 27.5. Pare-parehasan po sila dyan, tatlo. At kung makikita nyo po, yan lang po yung kulay, red and blue, tapos ayun, blue and green. Yan, si Stout Trainer. So, ang presyo nito ay mas mababa. 13.4. So, makikita nyo, aluminum na rin po pala siya. So, ang size po pala niya is 27.5 po. Size medium. Yan. Ang pinagkaiba nito dito is 10 speed. Tama po ba? 10 speed. Ito, 11 speed. Yan, kung makikita nyo. Pero, parehas lang yan, naka 1x. Yan, magandang klase yan pag naka 1x. Nagkaiba lang nila yung frame. Yung frame at saka yung tube yun. Yun daw yung pinagkaiba yung ano. Tapos ang maganda pala dito, naka ano pala sila, naka internal cabling yan. Maganda yung pagkakable. Kung makikita nyo, ito pinamaganda. Carbon. Okay. Ano pa na ito, Mountain Peak. Mountain Peak Explorer 4000 to. Ito is 2000. Mountain Peak Explorer. So sa mga naghahanap dyan ng Mountain Peak Explorer, meron sila dito. Ito ay carbon na. Kung makikita nyo, kakaiba yung ano, hulma. Carbon lodi. So, pitikin eh. Bawal pitikin talaga yan. Delikado. So, ang components pala nito is high-end na. Ito po ay Shimano.
Shimano di Yore. Hydro. Shimano di Yore. Yan. Mountain Peak. Tapos siya ay naka hydro. Hydraulic brakes. Yan, kung makikita nyo. Yan, Shimano components. Ito isang high-end na MTB. Magandang klase to, matibay. 10 speed po ba to or 11? 11. 10 speed. 10 speed lang pala siya. Hindi siya 11 speed. Pero high-end na to, Tiore. Yan. Meron din dito. Yan, ito mas bababa. Sa babang presyo, 34,000. Yan. Ito 34,500. 39. Siguro ang pinagkaibin nito is size. Yon. Yan, Mountain Peak Explorer. Kung makikita nyo, meron sila dito. Bagong labas. Yan, bagong labas nila dito. Yan. Full alloy na, tapos may carbon. Carbon frame. Yon. So, sa mga taas nito, nandito nag-calic yung mga Mountain Peak. Mountain Peak Vulcan. Hindi pala siya yung ano. Build lang pala siya, build. Yan. Parang assemble, ganun. Yon. So, makikita nyo, taper dead set, tapos naka-internal cabling. So, 27.5 po. Yon, 29 po. Yon, 29 to. So, napakalaki. Yon. Tapos, alloy na to lahat, alloy na. Yan. Ano lang to, assemble. So, naka-Shimano siya na, Shimano na non-series 8 speed. Yan, 8 speed. Kung makikita nyo. Medyo blurred. Tapos, X-Spark na hydraulic brakes. Tapos, ayan, alloy na rin yung seat post. Tapos, yung saddle niya is made from Foxter. At ang kinagandaan dito is, ano, tawag doon, smooth welding. Yan, oh. Ganda. Oh, parang carbon siya. Pero alloy lang yan, ah. Tapos, naka-lockout na rin pala siyang suspension port. Kung makikita nyo. Yan. Yan, yung gulong niya, napaka-pogi. Kulay gold yung hubs. Yun. Forma. Oh, shoutout muna, Sed. Sed, pogi ka muna. Ah, oh, Cardo. Yan. Tapos, meron naman ditong Mountain Peak. Isa pang Mountain Peak Ninja. Yan, Mountain Peak Ninja. Kung makikita nyo. Ay, wait lang. Yung presyo pala nitong assemble na to is 20K. Yan. 20, ano? Basta, Mountain Peak. 20K. Yan. Sa mga naghanap dyan, meron siya dito. So, dito naman is Mountain Peak Ninja. So, ang dami pala Mountain Peak dito, no? Ayan. So, same na same lang naman sila doon sa, ano? Ang pinagkaiba lang is yung material na ginamit dito at mga components. So, ang components na ginamit dito is Shimano Alivio. Yan. Lang. Yan, Shimano Alivio. Tapos, yung brakes niya is hydraulic. Yan. Kung makikita nyo, sale less 2,000. O, makakasave kayo 2,000 dyan. Ayan, ang frame pala na ginamit dito is aluminum. Yan. Aluminum alloy. Tapos naka-internal cabling na rin pala siya. So, sa mga naghanap dyan ng Mountain Peak Ninja, ayan, parehas ng siya doon sa ibang Mountain Peak. So, ang presyo pala nito is 28K. Yan. Kung makikita nyo, blurred na blurred. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Yan, 28K. Tapos ito, Kisto. Ito po. Hindi, naano ko na yan. Ito. Bagong model po. Bagong model din yung Mountain Peak yan. Titan. Mountain Peak Titan po. Yun ang pogi, oh. Wait lang, ano yun natin? Montage. Oh, montage. Alay. Oh. Yun. So, Mountain Peak ulit. Ano po ulit? Mountain Peak Titan. So, ang size po nito is size 27.5 na medium. Yan. Kung makikita nyo, napaganda ng pagka welding dyan, oh. Smooth welding. Di halata yung ano, bakas ng welding. Yan. Smooth na smooth. Parang carbon lodi. So, ang stem pala na ginamit dito is Ranta. So, parts rin siya ng Mountain Peak. Yan, ganda. Aero stem. Tapos ito, alloy na yan lahat. Components niyan.
components. Tapos, 11 speed po siya. 12 speed. Ay, 12 speed. 12 speed. Nasa yung 12 speed, nakikita naman dito sa ano, RD. Di maano blur. 12 speed. So, yan. Napakaganda ni Mountain Peak Titan. So, ang maganda dito is naka 1x na rin siya na hollow tech. Yan, kung makikita nyo, may butas oh. Yan, hollow tech yan pag ganyan. Maganda yung ano yan, pag ikot yan, pag nagda-drive kayo. Bago. Tapos, yung ano niya, yung suspension fork niya is maganda. Alloy. Automatic na to, alloy. Tsaka ano po, meron na po siyang lockout. Yan. Lockout. Lock-in, lockout. Lock-in, lockout. Tapos, na-quick release na rin pala siya. Yan. Yan. So, yung hubs niya is, di ko alam kung ball bearing ba or sealed bearing. Pero, magandang klase na to. Yan. Tapos ang ano pala, naka-hydraulic na to. Yun. Basta pag mga gayetong klaseng bike, naka-hydraulic na. Yan. Oh, Mountain Peak Titan, Mountain Peak Gab. Pogi. 35K. So, ang presyo pala nito is 35K. Yan. Napakangas. Bago. Yun. Yan. Kung makikita nyo, ha. Attention na kayo sa aking video kung malabo. Sana maintindihan nyo. So, dito naman tayo sa mga ano, accessories. Ay, may nakalimutan mo pala tayo. Yung mga naghanap ng folding bike dyan, meron din sila. Yan. Ito, kakaiba to. Mountain Peak na box. Diba? Mountain Peak o box. Box type. Yan. Alloy. Yan. Ang frame pala na ginamit dito is automatic alloy. Ayan, full alloy yan lahat. Full alloy. Di ko lang alam dito kung ano. Parang steel yung T-door nito. Steel po, no? Yung T-door. Yan. Sabi po natin, steel po yung T-door. So, yan po. Napakaganda. Folding bike. So, naka-hydraulic na rin pala siya. Tapos, Shimano na 7 speed. Yan. Shimano, 7 speed. Hydraulic na rin. Tapos, di ko alam kung ano to eh. Yan. Ay, ano? Ano siya? Yung e-bike. Electric bike. Pag gusto mo bumilis, yon. Yung may makina yung bike. Yan o, may makina. Electric. Electric. Yon. Yan. Ganda nito. Sobrang bilis nito. Mauna mo mga naka-road bike dito. Tapos, meron din sila dito ang Mountain Peak. Yan. Kaso dito iba. Ano pa? Mountain Peak Star yung... Ayan, Mountain Peak Star. Yan, kung makikita nyo. Hindi po siya, ano, electric. Pero ang maganda dito, naka-internal cabling. Yun, oh. Tsaka smooth welding na rin pala siya. Carbon. Ay, alloy. Naano ako dun. Nakala ko kasi carbon yun, oh. Ganda kasi ng pagkaka-welding. Yan. So, naka-ano rin po pala siya. Naka-Shimano ng series na 8 speed. Yan. Tapos, naka-hydraulic brakes na rin pa pala siya. So, ang presyo nga pala ni Mountain Peak Star is 15K. Yan. Sa mga naghanap ng folding bike yan. Tapos, dito naman sa isa, 30K dati. Na may less, oh, na may less 15%, 25,500. Wow. Mga ba? Magdilet mo na ako eh. Pag bumili ka pa po dito. Ay, Mountain Peak rin to, no? Oh, pag bumili ka dito, ayun, oh. Nakikita mo naman. May home, libre dito home credit. Yan. Madaling lapitan. Pasok sa budget, pati sa budget. Yan. Pwede dyan, ano, mga debit and credit cards. Yan. So, meron sila dito mga box pa. Yan. So, punta naman tayo dito sa kanyang accessories. Yan. Mga helmets. Yan, sa mga naghahanap dyan ng mga helmets, meron sila dito. Aerowick. Helmet. So, mga pang MTB to. Yan, sa mga nagtitrail. Bagay na bagay yan. Aerowick. Yan. Dito naman sa baba, pang road bike. Aerowick rin. Yan. Magandang klase na yan. 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 Kasi to, kulay blue. Aerowick. So, ang presyo pala ng itong kulay blue na to,
700 lang. Murang-mura na yan. Poging-pogi ka dyan, oh. Maninibago buhay mo. Mm-hmm. Ito, parang ano na, oh. Arnox, yan, no? Oh, parang Arnox siya, pero Aerowick yan. Same lang po sila dyan, 700 pesos. Iba lang kulay. Yan. Tapos dito naman tayo, meron sila dito binibenta ng mga stem. Kung makikita nyo, sa pang MTB. Trubative, magandang klase. Foxter, Trubative. Yan. Tapos dito naman, headset. Mga headset, yan. Kung sino naghanap dyan ng mga murang headset, meron sila dito. 400 pesos lamang. Yan. Meron yata siya dito mga integrated na tapered and non-tapered, ganon. So, dito naman tayo. Nagtitinda rin sila dito ng chain. Maganda to kay MC. Tapos, ano? SUMC. Na 8 speed to 9 speed. Yan. Meron na sila dito ng 12 speed na chain. Yan. At ang presyo pala niya is, sa 12 speed na yon is 2,200. Tapos dito naman sa 8 speed na to is 650. Yon. Sa 9 speed naman na KMC na original is 2,100. Yon. Kasi to napaganda sa agmit, laki ng plato. Laki. Long tooth kaya to. 5. Ay, ano 12 yun? Long tooth. Ayan, 12 ata to. 12 no? 11 tooth lang. Hindi ko alam basta ano to, high end yan, magandang klaseng sa agmit yan. 11 teeth. 11 to 50 na rin yan. Oh, 11 to 50 ata yan, laki. Lakit. Ang presyo pala nitong ano na to, 5. Kaset yan ha, kaset sprocket. Ito, meron din silang pang road kaset. Yan, sa agmit. Sa mga naghahanap dyan ng kaset, yan. Mura-mura lang naman, 990 dito sa isa. Yan. 950 naman dito. Yan. Inet ah. Avent ko. Tapos, nagbebenta rin pala sila dito ng mga hubs. Yan. So, ayun. Meron sila nga ditong speed 1. Magandang klase itong speed 1 na to. Kulay red. So, ito ay naka 6 poles na 6 poles lang. Tapos, aluminum na yung body nito and free hub. Yan. Lahat yan. Full alloy. So, sa mga naghanap dyan ng hubs na tunog maingay, tunog mayaman, yung habulin ng aso, ayan, speed 1. Meron rin sila ditong, hindi ko alam kung ano yun eh. So, ang presyo nga pala ulit ng ano, speed 1 is 4,000. So, ayan. Dito, ito. Sa mga naghanap dyan ng ano, mas maingay, speed 1, torpedo. Yan. Ano yan? Cassette type yan. Tapos, full aluminum yan lahat. Prehab, ano, prehab tapos yung body niyan. Ang kinagandaan dyan sa torpedo na yan is 8 yung poles. Tama po ba? 8 poles po, no? Yun, 8 poles. Yun po, ang presyo po pala ni Speed 1 Torpedo sa mga naghanap yan is 4,500. Yan. Tapos ito, Speed 1 rin po to. Lahat yan, Speed 1, magagandang klase yan. Yan. Ganda. 4,500. Torpedo yan. 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 Mga helmet. Tapos sa mga naghanap dyan ng mga gulong, mga interior, ito. Meron sila dito. Black Cat. Black Cat, Kenda, CST yon. Ito ay, meron sila dito pang mountain bike, pang road bike. May kita nyo. Mga parts. May kita nyo. Yan. Ito, meron rin pala sila dito mga lube. Lubrication, yan. Zefa, yan, mga gandang klaseng lubrication. So, yan po. Yon, may mga hubs rin po pala sila dito. Pang trainer. Ano? Pang trail pala. Pang trainer. Malabas muna kayo. Yan. Ay. Cruiser. Maganda yung klase na yan. Magandang type yan. So, ang presyo pala ni Cruiser is 4,700. Tapos, meron rin pala sila dito. Aerowick ata po to. Aerowick yan. So, ang presyo pala niyan, yung oil slick na yan is 3,500. So, sa mga naghahanap dyan ng clipless pedal, meron sila dito. Aerowick rin. Aerowick po. Kulay red. Yan. So, ang presyo pala nitong clipless pedal na to is 1,800. May kasama na po siyang attachment. Yan. Kung makikita nyo, meron din po sila ditong crank set. Yan. Aerowick. Tapos, meron na rin po siyang kasamang bottom bracket.
Yan, hollow tech po siya. Tapos, ang material na ginamit yan is full aluminum alloy. 34 teeth siya and then 104 yun. BCD. 34 teeth and 104 BCD. Yun. So, dito naman is Sagmit Evo 2. Yun. So, magandang klase rin po yan. Pang trail rin po, no? Hindi, pang mountain bike. Ayan, pang mountain bike. Sagmit crankset. So, ang presyo pala nitong ano, Airwick is 2.5. So, ang ano naman po dito sa Sagmit is 2.4. So, may mga pedal rin po pala siya dito. Yun. Yung pambata, ito. 11K rings, pambata. Na ano, fat bike. Malaki gulong eh. Yan. Mga naghanap yan ng fat bike na ano, pambata. Yan, rings. 11.5. Tapos ito po pala. Ayan. Kung makikita nyo, meron pala sila dito maraming shock, ano, shock, mga full suspension. Yan. Mga magandang klase dito. Yan, mga 3K pataas yan. Mga gandang klase yan sa mga naghanap yan ng mura. Tapos meron po pala siyang rigid fork. Yan. Mountain Peak na rigid fork. Pang 26 po at or 27. Yan, 27. Tapos yan, mga Mountain Peak, Aerowick, yan. Tapos meron rin po pala siya ditong mga rim. Yan, kung makikita nyo. Rim. Tapos meron siya ditong wheel set. 27.5. Kung makikita nyo. Yan, maganda yan. Ang tatak po pala nyan is, hindi ko alam kung ano eh. Aerowick inata. Aerowick, yan. Ang kinaganda dyan is, naka ano ba yan? Flat spokes, parang aero spokes. Ayan, lapad yung spokes niya, hindi bilog. Ayan. Tapos nagbebenta rin pala siya dito ng ano, ng mga gulong. Ayan. Tapos ang presyo pala nitong Aerowick Broneo na rim set, 27.5 is 68. Ayan. Tapos dito naman sa Aerowick rim, ang presyo pala dito is 600. Ayan. Yun. So, sa mga frame set naman dyan, ito. Nakikita nyo? Ito, napaganda. Oil slick. Nag-iba kulay. Oil slick. Yan. Tapos dito, Mountain Peak na. Yung katulad dito, yan. Meron sila dito, yan. Mga frame set. Mga gandang klase yan. So, mga presyo pala nyan is 6.5 pataas, 7K. Yan. Tapos may mga size rim po pala sila dyan. 27.5, 26, and 29. Yan. Yan, Mountain Peak lahat yan. Hindi ko alam kung anong brand. Basta lahat yan, magagad ng klase. So, yun nga mga Lodi Cakes, tapos na po pala kami mag-vlog dito sa Gab Bike. So, yan, shoutout ka muna. Shoutout po sa mga tropang Beach Lane. Yan po. Shoutout sa mga tropang Beach Lane dyan. So, pagod ako, agad ako. So, maraming salamat po pala kay ate. Shoutout. Shoutout, te. Shoutout. Shoutout. So, hanggang dito lang po yung aking video. So, maraming salamat po sa manonood at sa mga sumusuporta po sa aking channel. Mahal ko po kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Jade Cycling. So, subscribe nyo po. Maraming salamat. Bye-bye. So, yun nga po. Nandito po kami ngayon sa Gab Bike. So, si Kuya po. Ano po pangalan? JB Manalili. So, gagawa po siya ng tricks. Di po namin alam kung ano. So, to try natin. Yan. Yan po natin. Oh! Ang si Kuya. So, follow nyo lang po yung TikTok niya, JP. Oh! Tapos, maraming salamat po, Kuya. Follow nyo lang yung TikTok ko, JB Manalili. JB Manalili. Bike PH. Tapos yung page po niya sa Facebook is Bike PH. So, lagay ko na lang po sa description ko mamaya. Maraming salamat po kay JB. Thank you. Ride safe po.